ipinakita ni Doc Saucy sa atin kung ano at paano dapat pakainin ang mga kuneho. Doon muna tayo sa mga regular na mga pinapakain. Ano? I honestly believe na at sa aking pag-aaral, hindi po pwede talaga yung 100%. For me ha, because nasa commercial rabbitry tayo, no? Hindi basta po pwede yung 100% na legumes and grasses, no? Yung average daily gain niya, yung bilis ng paglaki, yung average, yung grams na tinitimbang ng bawat rabbit sa isang araw, kinukompute natin yan eh, no? Tsaka yung dami ng kinain laban doon sa inilaki, ay kinukompute natin yan dahil gumagamit tayo ng pera dyan eh. So, I believe that sa aking pag-aaral, at yun ang nababasa din natin, na kinakailangan meron kang balanced nutrition o feeds na ginagamit. And alam mo ba na ang dami ng mga feed company na nahandyan sa rabbit industry. Bakit? Nawalan ng customer sila, yung mga feed companies na yan, dahil nabawasan ng ambaboy. Dahil because of the African swine fever. Ganon din sa manok, yung iba ay nagtigil dahil sa avian influenza, no? Kaya parang nagkaroon ng opportunity ang mga feed milling na mag-produce ng rabbit feeds, which is good for us. Actually, there are 7 or 10 na feed companies who's already in the rabbit production of feeds. So, number one, dahil kumpleto na yun eh. Mayroon mga animal nutritionists na gumawa niyan. Okay? Supplement tayo ng grasses and then supplement tayo ng mga legumes, which is okay din naman. It will help for the fiber. Yun sa mga bawal, actually, iilan lang din naman. Kaya may mga misnomer sa industry na pakainin mo ng carrots, pakainin mo ng kangkong, pakainin mo ng apple. Maybe you can use that as a treat. I mean, konti lang. No? Konti lang. Pero any watery legumes or vegetables, I really don't recommend. And since we are in a commercial rabbitry, consistent, let's say, yung time of feeding, at saka kung ano yung kinakain niya, actually, hindi na ako nagbibigay ng mga treats eh. Mas mahirap pa yun eh. No? So, hindi ng common practice sa commercial. Maybe in a backyard situation or yung small scale, you can do that. No? Dahil konti, kitang-kita mo ang magiging epekto. In my case, I cannot do that dahil commercial ang ating production. For meat, ha? For meat. Alam mo, pag sobra ka ng starchy foods, no? Let's say, kaya nga sa industry, mas piniprepare nila yung wheat, which is, by the way, napakamahal because of the Ukraine and Russian war. No? Kaya ang feeds na ngayon tumataas, no? Sobrang taas. Gumagamit halos tayo ng konting-konting corn lang dahil mas starchy ang corn. Kumpara mo sa wheat, no? Kasi ang wheat is more, mas mataas ang kanyang protein compared doon sa carbon niya, unlike in corn. But anyway, ang nangyayari is may malaki ang tendency nilang mag-diarrhea. Diarrhea or incidence of bloat. Especially from the day na niwalay mo ang mga kids, hanggang siguro mga two months, more or less, nahandyan yung problema. Actually, habang nasa mother sila, less ang problema because they totally rely on the mother's milk, no? And then, pag nasanay na siya ng mga 1 month and a half to 2 months and above, marunong na siya eh, kumain ng regular feeds nila. Yung ating rabbit ration, ha? Rabbit ration na feeds, na pelletized, no? So, we really don't recommend na gumamit ka noong mga starchy foods. Kumpara sa ibang alagang hayop, bihira ang sakit na tumatama sa rabbit. Pero hindi pa rin naiiwasan na nagkakasakit at nagkakamatay ito. Dok, bakit nangyayari ito? Paano maiiwasan ito? Yung mga mortalities, no? Normally, yung nagkakamatay sila doon sa from day of walay dahil may stress. Sabi ko nga, very prone sila sa stress dahil nawala na yung kanyang mother, no? Hanggang sa mga 2 months of age. Ang common diseases niyan is bloat. Yung nagkakaroon ng excessive accumulation of air because of the fermentation na nanggagaling sa kanilang bituka. By the way, they are called hind gut fermenter. Ano ibig sabihin nun? Doon sa may large intestine, nandoon yung fermentation niya, particularly sa may area ng cecum niya, no? So, kapag hindi tama ang pagkain mo, hindi balansyado, or kulang ka sa fiber,
masobra ka sa starchy food, no, ang nangyayari ay nagkakaroon ng fermentation. So, bobloat, lalaki ang tiyan because of the air. And from there, from the abdomen, itutulak niya yung diaphragm. From the diaphragm, itutulak niya siyempre. Negative pressure yung thoracic area natin, eh, no? Itutulak niya yan hanggang sa mahirapan yung lungs. Hindi totally makapag-expand. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit namamatay. Because of bloat. Another one is dehydration due to diarrhea. Diarrhea. Which is kahit sa tao or in other animals, talagang yung first 1 month to 2 months is very critical in almost in all livestock. So, diarrhea din ang problema. Ngayon, tanong mo yan ng mga kamatayan, ng mga mortalities, no? Sa mga malalaki naman, which is very common, yun sa mga nursing mother, no? Yung dam na tinatawag natin, ay ang tawag dito, yung gatas na pinoproduce nila is, I would say, viscous. Kukompare mo to other livestock, no? Medyo malapot sila. And may peculiarity din sila na isang beses lang sila nagpapadede o nagna-nurse from the milk. Maximum sinuwerte ka 2 beses. So, siyempre, may accumulation, hindi mailabas dahil naglalabas siya ng production ng milk, no? Because of the hormone na prolactin, ano? Ang nangyayari sa kanya is excess yung kanyang production. So, dahil walang nagsasak, nag-accumulate. So from there, alam naman natin na ang gatas ay isa sa pinakamabilis na makulta o yung magferment, no? O mapanis. Kaya ganoon na nangyayari. Hanggang sa magkaroon ng tinatawag nating general infection of the body, which is septicemia ang tawag doon, yun ay kinamamatay. Yun ay kinamamatay. Dapat tahimik ang kapaligiran ng rabbit farm. Mahalaga ito, kasama sa mental and physical health ng mga rabbit. Kaya bawal ang ingay. Kung sila yung mabilis ma-stress, eh siguro ako din nai-stress pag nai-stress yung aking mga rabbit, eh. Bakit? Kasi by nature, ang rabbit ay prey animals. Ano ibig sabihin ng prey animals? Sila yung talagang target ng mga fox noong unang panahon, ng mga dingo dyan, or mga pusa. Prey animals sila, eh. At during hunting season, sila yung gustong-gustong i-hunt ng ating mga kababayan, ng ating mga tao, no? So, talagang by nature, gumagawa sila ng parang isang maliit na cave na hole, no? At doon sila nanganganak, doon sila nakatago. Pag maingay, isa yan sa factor na i-stress sila. And I have some research that nagkakaroon ng yung stomach nila numinipis because of the stress, because of the hormone. There is a point na sumasabog yung kanyang stomach na lumalabas yung kanyang ingesta. So, hanggang sa mamatay siya. And may mga cases talaga na yung even yung mothering ability niya na most of them talagang mahusay mag-alaga. Like this one, ano? Pero, ang problema is pag na-stress sila, they would rather eat their own produce, yung kanyang mga kids. No? Parang sobrang protective nila. To the point na kakainin niya or hindi niya aalagaan. Kaya dapat walang ingay. Like now, wala tayong marinig. Huni lang ng ibon ang nandito sa atin. Tsaka dapat din, yung nagpapakain ay regular na siya ang nagpapakain. Para yung scent natin, naamoy nila, eh, na mayroong stranger, yung mga ganun mga bagay. Tulad ng isang sanggol, nangingilala rin ang mga kuneho sa mga nag-aalaga sa kanila. Early in the morning at saka pag Saturday and Sunday, yung aking dalawang apo, nagpapakain sila. So hindi sila pwedeng gumala o mag-swimming o somewhere, magpapakain sila. Parang naging, kung ako yun ng bata, ganyan ang ginawa ko, ganyan din ang pinagagawa ko sa mga apo ko. Bakit? So maamoy ng rabbit na yun ang regular sa ganong pecha, sa umaga o kaya sa hapon, ano? Ganon din, ang aking caretaker sa dami nito ay isa lang. Isa lang, no? Akin ang recording, sa kanya yung basic management, yung cleanliness, yung parang semi-recording. Ako lahat ang nag-aasikaso ng binibigay niyang record sa akin. Ang sabi nila, ang nagpapataba daw ng rabbit o any livestock ay yung mata ng tao. Anong ibig sabihin nun? It's more on management. Smart management. Kung ikaw ay by radio, by cellphone, oy, pakainin si ganun, hindi ubra.
kinakailanahan doon ka, makita mo na aktwal kahit may mga caretaker tayo. Hindi naman sa walang tiwala tayo sa ating mga kasambahay o sa caretaker, iba yung aktwal na nahandong ka. Makikita mo ang mga pangangailangan ng bawat o individual rabbit na meron ka sa iyong rabbitry.